Technology TV. Technology Knowledge Pump. Magandang araw mga katek. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng do-it-yourself microphone. Well, actually, mabibili naman natin ito sa market ng from 350 hanggang 1,500 kung may budget po tayo. Pero kung wala o limited na limited yung budget natin, pwede naman tayong gumawa ng sarili nating microphone. Ang kailangan natin ay ang lumang headset. Basta yung headset may microphone function, nagana siya. Usually, kung galing naman siya sa mga, kung yung mga kasama siya doon sa mga lumang cellphone, yung mga kasama siya sa cellphone, so may function yun ng microphone kasi nga ginagamit siya ng din sa pakipag-usap ng naka-headset. Tapos, kakailanganin din natin ng boom. So, itong boom na to ay galing sa lumang higaan. Kailanganin natin ng tela na may mga himulmol. Hindi ko maalala kung ano yung English sa himulmol eh. Type ko na lang dyan sa video pagka ano, na-search ko. Kaya nito. Mukhang kailangan natin na yung pantahin. Ngayon, mga kailangan natin. So usually, yung lumang headset, so wala nang bayad dyan, kung may lumang headset, pwede yung tapos or mong hingin din sa mga kapilala mo yan kung meron na silang mga pinaglumaan hindi na ginagamit. Technically, wala na gastos. Yung foam, yung pinaglumaan na lang din ang gagamitin para hindi ka na rin gagastos. Yung kahit naman ginagamit mo pa, kung malaki naman yung foam, pwede mo na rin bawasan. Ito, gumastos ako ng binili ko ito sa isang tindahan. So, nasa 88 pesos ang ginastos ko rito. Gagastos din talaga tayo. Pero at least, kung kaya ng budget natin. Okay, sisimulan natin ang paggawa. So, ito yung ating headset. So, actually, pag tinignan natin yan, meron yan dito parang butas. Yan yung pinaka, kung nagkakamali is yan yung kumbaga yan yung sasagap ng sounds natin. So, pwede nating itong X-Con na ito na, no, kung hindi mo na gagawin, pwede mo na rin putulin. Pero sa case ko, para flexible, pwede pa rin natin siya magkahit pag ganyang araw, hindi ko na lang siya puputulin. I-take ko na lang siya. So, ayan, ayusin muna natin. Sorry, ipapasok naman natin siya sa loob ng foam. Kung sumapabilis, pwede nyo na rin putulin, pero nagawa na natin ito. So, natin na spotting. Sinukat natin siya para magawa natin yung tamang sukat ng foam kung saan may lalagay natin ng buo yung headset kasama yung mga panlagay natin sa tenga para maganda-ganda siyang tingnan.
At ayan, sisimulan na natin gupit-gupitin yung foam base doon sa sukat or sa size at saka sa hugis na gusto natin gawin. Pwedeng bilog, pwedeng square, pwedeng rectangle, pwedeng triangle kung gusto ninyo. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng butas dito. Lagyan natin siya. Mas maganda nga na tungkol na lang natin ito mas mag-ibis. Size niya para pag hintayin na natin yung kanyang mag-intensya at sakto na sa kanya. Ito naman ang susunod. Tatahiin na natin yung or gagawin na natin yung kanya magiging dead cut. Ngayon, tatahiin natin siya ngayon. Tatahiin natin siya. Hindi kayo marunong magtahi. Tahiin nyo na lang sa mga girlfriend nyo, nanay nyo, o kapatid nyo.
pwede natin siyang tie-in, pwede natin siyang i-tape kung conforme kung anin na yung diskarte niya. Pero sa case ko, tatahiin ko na lang to. Magandang araw mga katek. Magandang araw mga katek. At ito ang pinaka-final output natin, ang final result ng ating DIY microphone. Ngayon, nakakabit ito dito sa cellphone na ginagamit ko. At nagsasalita ako siguro mga kalahating metro ang layo doon sa ginawa nating microphone. Kaya na ngayon ang humusga kung successful ba o hindi successful ang ating do-it-yourself microphone. Like, share, subscribe, and don't forget to click the bell at TechnoLodi TV. Thank you for watching!